Welcome again. At ngayon, pag-uusapan natin about Sigma Male. Bakit hindi lang main focus ang babae? Hindi yun ang focus sa kanilang buhay. At i-discuss natin kung bakit. At the same time, baka may makuha tayong tips at pwede nating i-apply sa ating buhay para maging successful din po. So ito ang mga sumusunod kung bakit. Number one, what woman can offer? Anong may bibigay ng babae sa kanilang buhay? Ang uso ngayon is yung ano eh, paramihan ng babae, naka-relationship. At the same time yung, oh yeah, baby. Alam nyo na, ibig kong sabihin dyan, gentlemen. Hindi po sumusunod ang mga Sigma male kung anong trending or anong uso. They don't follow the crowd, they make their own path. Ganun po ang Sigma male. Lalo na sa relationship o sa mga babaeng usapan. Number two, woman is a distraction to them. Nadidipo ko sila. Oo nga naman, mostly pong naging great leaders. That's why they are great leaders niya. Example, Abraham Lincoln. Isa lang naging babae niya. Elvis Presley, isa lang. Oh, distraction. Bible story pa lang. Samson, because of Delilah, bumagsak. King David, dahil kay Bathsheba, bumagsak. Ibig pong sabihin, totoo nga naman, nakaka-distract po ang babae. Lalo na kung yung babae ay may ganitong babae, na ayaw kang magsaksid, may ganun pong babae, malas mo kung ganun yung natitipuhan mo or nakarelasyon mo. So yun po ang parang lesson, moral lesson. That's why sinabi nilang nakaka-distract po ang babae. Three is, they don't need woman to complete them. So parang sinabi mong Adam, wala na si Eve. Hindi po ibig sabihin doon. Hindi ibig sabihin dito. Parang ano eh, yung kaya mo namang dumiskarte na sa buhay na walang babae. So ibig sabihin bakla. Hindi po, hindi naman bakla ang mga Sigma male. Ayaw lang nila kasi minsan, they do not force love. Parang sa election, example, or sa religion na sabihin mo sa kapwa mo, let me educate you. Ha? Parang napakan mo yung intelligence niya. Mag-away lang kayo. O ito ang ibubuto mo. Ha? Bakit? Ganito. Mag-away lang kayo. So it's better. Kasi ganun na lang. Don't force. Ganun po ang Sigma male. Mag-away lang kayo kung pinilit mo ang isang babae. Next, denote the importance of balance. Balance. Ibig pong sabihin, sa kanilang buhay, lahat po ay balance. Lahat ng sobra, masama. Lahat ng kulang, masama. So balance. It means, they do not consume sa too much na pag-outing. Nagastos ang pagbabakasyon. Paglabas sa barkada, kain dyan, inuman dyan. They don't consume themselves to unimportant things. Yung hindi productive sa kanilang buhay. They do not do that. The value, the balance nga. Yin and yang. Yung. Next is, they are independent thinker. Independent thinker. Yung, they don't put their egg in one basket. It is a disaster. Ganun po sila. Hindi sila, ibig sabihin, independent thinker, lahat ng ginagawa nila, pinag-iisipan muna. They think before the act. Because it is a disaster. Iniisip nila yung risk, your danger, at saka good and bad benefits, yung advantage and disadvantage. Ganun po sila. They like to see opportunities, what they can do, how to solve the problem. And example, mga Thomas Edison, kita niya, walang ilaw, ang hirap, pag madilim, nakagawa ng lamp. Oh, nakita ni Henry Ford, hirap mag-transport ng mga products, pagkain. Nakaibinto ng sasakyan, yun yung Ford. Ibig ko pong sabihin, ang Sigma male, hindi lang sa kanilang sarili. Iniisip nila rin sa labas. Out of the universe pa nga mag-isip yan eh. Kagaya ni Tesla, kumbaga, ibig ko pong yung tipong malalim silang mag-isip. They have a tunnel of vision. That's why they are the best when it comes to thinking. Ganun po ang Sigma male. Ibang klase ang mga tong taong to. Lalo na pag sa problem solving, hindi sila makasarili. They think everything else.
Diba? Everything else. Next is they are not afraid to be alone. Kaya po nilang maging masaya na mag-isa. Kayang-kaya nila yan. Doon nga ako nabilib sa mga Sigma Mili. How come? Kaya nilang mag-travel sa Boracay mag-isa. Kaya nilang kumain sa restaurant mag-isa. Alam mo yun? Sila kasi yung tipong no need maraming company. Maraming katropa. Kaya ko naman mapag-isa eh. Kaya kong mag-joy ride sa aking big bike na mag-isa. Ganun po. Ibig sabihin, skill po kasi yan eh. Skill kasi yung to be alone. Kaya nga lone wolf eh. Hindi lahat ng lalaki kaya yan. Kaya nga bihira. Rare po talaga ang mga Sigma male. And lastly, they are choosy. Picky sa mga babae. Ang inisip kasi nila is yung babaeng magbabalyo sa kanila. Hindi yung example, Jack Ma. Tapos sanabi daw yung misis niya. Jack Ma, you are Alibaba. Ibig sabihin po, kung ako ang nag-a-analyze, in my humble opinion, magaling yung babae. Hindi lang kita inasawa Alibaba, ay Jack Ma, kasali na si Alibaba. Anak mo si Alibaba. So kung may nanonood po ditong babae, nagka-boyfriend kayo ng ganyan, businessman, kung inasawa mo siyang businessman, kasali na yung business niya. Kung yung mister mo ay may boyfriend mo ay may private agency, kasali na yung agency niya. You have to understand that. Ganyan po ang mga Sigma Male. Or kung si Jeff Bezos, oh, kasali na si Amazon kasi siya si Amazon. Yun po ang ng pakikipag-relasyon sa mga Sigma Male. Hindi sila kasi nag-iisa eh. Meron silang kumbaga pagkatao, which is their company. So, hindi po biro makipag-relasyon sa Sigma Male. Miss, kung babae ka man, nanonood ka dito, hopefully nakuha mo yung point ko. So, yun po yung mga reason kung bakit hindi main focus ang Sigma Male ang babae. So, yan, gentlemen. Oliver again. Utol mo sa YouTube, nagpapasalamat. See you in the next video.